Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan po natin taong gala. Annalisa Reality Vlog. Annalisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Carriaga Mix Vlog. Alminda Carriaga Mix Vlog. Mom Fleur's Channel. Mom Fleur's Channel. BLC Katangay Vlog. BLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright! Bira! Business baka. Samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV, yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karat, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ang reaction itong ginawang pagbira ng mga kagwang, kung saan nga ay binalikan nilang muli yung tinulungan nito si Kuya Borno nung kanyang solo vlog challenge. Nung kasing una nilang balikan itong si Nanay matapos yung solo vlog challenge, ay nakapangako ito mga kagwang na mag-aambag-ambag sila para sa pagpapacheck up nitong si Nanay. At ngayon nga ay tinupad na nila yung pangako nilang yung kay Nanay. At sa pagbalik nga po nilang ito ay nalaman natin na itong si Nanay pala ay nakapagpa-check up na at may naka-schedule na itong operasyon para dun sa kanyang bukol sa ulo. At ang blessing na hatid na ito ng mga kagwang sa pagbabalik nilang ito ay napakalaking tulong para sa gagawin pagpapa-opera nitong si Nanay. Dahil alam naman natin guys kung gaano kahirap ang magpa-ospital. Oo nga't meron diyang malasakit sa mga public hospital. Pero ang sagot lang naman ng malasakit ay yung hospital bill. Pero yung mga gamot na bibili mo sa labas ay hindi na yung sagot ng malasakit. Kaya hindi din biro ang pagpapa-ospital. Dahil marami ka pang gagastusin bukod nga doon sa hospital bill. Yung hospital bill, wala na tayong poproblemahin nga doon. Dahil sinasagot na yan ang malasakit. Pero yung mga gamot, yung pamasahe, yung pagkain, kailangan mo pa rin i-provide dyan. Kung lalapit ka naman sa ibang ahensya ng gobyerno, ay pahirapan din. Dahil hahanapan ka ng samot-saring requirements. Ayan, pagkuha naman ng requirements sa ngayon, hindi naman libre. May bayad lahat yan. Yung barangay clearance, may bayad.
Yung pagkuha mo ng mga ID, ng mga primary ID, lahat yan may bayad. Hindi naman yan libre. Kaya doon pa lang ay gagastos ka na. At kahit may requirements ka na, ay minsan ay ipagpapasapasa ka pa kung kani-kanino. Kung kani-kanino ka pa papupuntahin bago nila ma-release o bago ka nila mabigyan ng tulong na hindi din naman ganun kalaki. Kaya minsan, yung makukuha mong tulong sa kanila ay siya na rin lang ginastos mo sa pagpapauli-uli pabalik-balik sa kanila. Kaya ngayon iba nating kababayan na may sakit ay mas pinipili na lang na hindi magpa-ospital. Mas pinipili na lang na hindi magpa-check up. Dahil sinasabi nga nila, dahil ang katwiran nga nila, eh pag nagpa-check up ka, malalaman mo lang yung sakit mo, eh hindi mo din naman maiipagamot. Dahil wala kang pambili ng gamot. At wala ka din gastusin pagpapauli-uli papunta sa ospital. Kaya mas pinipili na lang nila na hindi na lang magpa-check up. At antayin na lang kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Kaya sa totoo lang po, maraming sa mga kababayan natin ang nababawian na lang ng buhay nang hindi nagpapagamot, nang hindi nalalapatan ng tamang gamutan. Lalo na yung mga kababayan natin sa probinsya na walang wala din sa buhay. Pagdating mo kasi sa ospital at nalaman ng doktor kung ano yung sakit mo, ay kagad kang re-resitahan ng gamot. E paano nga kung wala kang pambili ng gamot? Di hanggang sa nalaman mo na nga lang kung ano yung sakit mo. Pero hindi din mo magagamot. Kaya yung iba nga, ay pinipili na lang na hindi nila malaman kung ano yung kanilang sakit. Dahil para sa kanila, pag nalaman nila yung kanilang sakit, ay mas lalo lang silang mai-stress. At baka mas lalo lang silang madali ang kanilang buhay. Kaya halip nga magpa-check up, ayun, nanatili na lang sila sa bahay at nananalangin na sana ay bigyan sila ng himala na sila'y lumakas at gumaling. At dito nga kay nanay ay buti na lang at may mga kagwang na nag-initiatiba na mag-ambag-ambag para makaipon ng halagang 3,000 pesos na may abot nila kay nanay para pandagdag sa pagpapagamot ni nanay. Ang 3,000 pesos na ito guys ay napakalaking bagay na po para sa isang katulad ni nanay. Dahil wala din naman silang talagang pinagkakakitaan eh. Kaya ang gantong halaga ng pera ay napaka-importante na po sa kanila. Napakalaking tulong na po nito sa kanila. At nakita naman natin na bukod sa 3,000 pesos na pinag-ambag-ambagan ng mga kagwang, ay meron pang ipinaabot itong si Kabusiness na isang sakong bigas at isang box na grocery. At napakalaking bagay din ito dahil ang kakainin nila nanay ay hindi na niya problemahin pa ng pang ilang araw o baka nga umabot pa ito ng isang buwan o mahigit pa. At kung sakali naman na itong si nanay ay maoperahan na at may mga pangangailangan pa ito katulad nga ng gamot, ay kung lalapit naman ito kay Kabusiness sa pamamagitan nitong si Kuya Borno, ay hinding-hindi naman ito pahihindian nitong si Kabusiness. Alam naman natin ang puso ni Kabusiness pagdating sa pagtulong, lalo na nga't alam niya na higit na nangangailangan ang lumalapit sa kanya. Alam nyo guys, nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa ang naging inisyatibang ito ng mga kagwang na magpatak-patak nga sila, magambag-ambag sila para dito kay nanay. Nakakatuwa guys, dahil alam naman natin na ang ganitong kaisipan nila sa pagtulong ay na-adapt nila dito kay Kabusiness. Nakikita kasi nila kung paano tumulong sila Kabusiness. Nakikita nila yung walang alinlangan na pagtulong nito sila Kabusiness.
At dahil nga araw-araw na sila'y magkakasama, ay na-adapt na nila ang pusong matulungin nito si Kabisnes. Kumbaga, nahawa na sila sa pagiging matulungin nito si Kabisnes. At mas lalo na yan pag naging successful ang mga channel nito, mga kagwang. Dahil ngayon nga ay nakapag-create na ng YouTube channel ang tatlong kagwang na sila Intoy, Bay Papaya at Kuya Boknoy. At sigurado naman na pag kumikita ng mga ito ng maayos sa kanilang mga YouTube channel ay hindi makakalimutan ng mga ito ang pagtulong. Dahil nga na-influensya na sila eh, nila Kabisnes. Ngayon pa nga lang makikita natin na hindi pa nga kumikita ang kanilang YouTube channel, na ito nga, itong ginawa nilang pag-aambag-ambag para dito kay nanay, para sa pagpapacheck up nito si nanay. Kung tutuusin, wala pa silang YouTube channel nito nang gawin nila yan. Kaya ano pa kaya kung kumikita na sila sa kanilang mga YouTube channel? Ito, pinag-ambag-ambag nilang ito, galing ito doon sa kanilang sweldo kay Kabisnes. Doon pa lang makikita na natin ang mga pusong matulungin ng mga kagwang na ito. At yun din naman yung ipinangako nila, na kung sakali na magiging successful ang kanilang mga channel ay magiging katuwang sila ni Kabisnes sa pagtulong. At nangako din sila na hindi sila mag-iiwanan hanggang dulo. Sana nga lang ay mapanindigan nila ito hanggang sa dulo. At nakita naman natin na kahit hindi pa sila kumikita sa kanilang channel ay ando na yung kanilang pusong matulungin. Na kung tutuusin nga, itong ginawa nilang pagbalik dito kay nanay, itong ginawa nilang pag-aambag-ambag para dito kay nanay, ay sobrang nakaka-proud, sobrang nakakatuwang isipin na kahit papaano ay nakakapag-share na sila ng blessing galing sa kanilang mga sahod. Ay papaano pa kaya kung kumikita na mga ito ng maayos sa kanilang mga channel? Ay di lalo na mas malaki ang magiging tulong niya mga yan sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Kaya guys, suportahan natin ang mga channel ng mga kagwang na ito. At itong si Boogie at Bornok, ang alam ko, banda-banda riyan ay gagawa na rin ito ng channel nila Kabisnes. Sa ngayon nga lang ay mas inuna muna nila itong si Intoy by Papaya at itong si Kuya Boknoy, para hindi naman sila magsapawan. Ika nga ay utay-utay lang yun ang ginawa ni Kabisnes sa paggawa ng channel ng mga ito. At sabi ko nga, pag nag-successful ang mga channel ng mga ito at sumasahod na ito ng maayos mga ito, ay sigurado yan, hindi lang si nanay ang kanilang matutulungan. At siguradong ito mga ito ang magiging malakas na katuwang ni Kabisnes at ni Papa Dins sa pagmimisyon o pagtulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. At gusto ko nga lang pala pong i-congratulate itong tatlong kagwang na nagawa nga po ng channel na ito. Itong si Bay Papaya, Intoy at Kuya Boknoy. Congratulations sa inyo, napakabilis ng paglago ng channel nyo. At isang video pa nga lang yung i-upload nyo ay pwede na kayong ma-monetize basta makompleto nyo na yung watch hour nyo. Dahil mahigit na sa 1,000 yung subscriber ng mga ito. Nung huli kong tingnan, ito si Intoy, mahigit na 2,000 ang subscriber. At si Kuya Boknoy ay mahigit na 1,000, ganun din to si Bay Papaya. Kaya watch hour na lang ang poproblemahin ng tatlong ito para ma-monetize yung kanilang YouTube channel. Ang galing talaga. Dito natin makikita yung pagkakaisa ng mga Kabisnes supporters. Yung talagang totoong sumusuporta kay Kabisnes.
Dahil ito nga, nakita natin na kung gaano yung pagsuporta nila sa channel ng Tatlong Kagwang. Napakagaling. Congratulations sa inyong tatlo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-suporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. Lagi po kayo mag-iingat yan ma'am at God bless po sa inyo. At ganun din po sa buong pamilya nyo. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness.